Maraming taon na ang nakalilipas, isang law student ang papunta sa paaralan nang makita niya ang isang bata na nahulog sa tubig. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang estudyante para iligtas at nailigtas ang bata. Ang pamilya ng bata ay lubos na nagpapasalamat at nakita ng bata ang estudyante bilang kanyang tagapagligtas. Makalipas ang ilang taon, naging mahusay na hukom ang law student na iyon. Ginampanan niya ang kanyang mga tungkulin nang walang kinikilingan, nang hindi nadadala ng pera at may mataas na reputasyon. Isang araw, ang isang taong nakagawa ng krimen ay dinala sa harap ng hukom. Ang kriminal ay mukhang gulong-gulo at pagod na, ngunit agad siyang nakilala ng hukom at nakilala rin ng kriminal ang hukom. Siya nga, ang kriminal ay ang bata na nailigtas sa mga nakaraang taon. Dahil sa labis na damdamin, ang kriminal ay nakiusap sa hukom na alisin sa kanya ang mga paratang na nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraang relasyon at kung gaano nila kakilala ang isa't isa. Gayunpaman, umiling ang hukom at tumanggi. Hindi maintindihan ng kriminal at sinabi, "Hindi mo ba naaalala kung paano mo iniligtas ang buhay ko? Napakaganda ng relasyon natin." Sumagot ang hukom, "Oo, iniligtas ko ang iyong buhay noon. Ngunit ngayon ay hindi lamang ako ang nagligtas sa iyo, kundi pati na rin ang kailangang humatol sa iyo. Ang mga tungkuling ito ay hindi magkasalungat." Mga kapatid, sa ating paglalakbay ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos, minsan ba tayo ay kahawig ng kriminal na ito? Maaari tayong maniwala na ang Diyos ay laging maawain at mapagmahal dahil natanggap natin ang Kanyang biyaya habang nababaliwala ang katotohanan na ang Diyos ay isa ring Diyos na nagsasagawa ng paghatol. Naaalala niyo ba ang minsang sinabi sa atin ni Jesus, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Higit pa rito, nagpropesya ang Panginoon, "Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Ang nagtatakuwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kaniya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniya'y hahatol sa huling araw." Matapos basahin ang mga banal na kasulatang ito, hindi niyo ba nakikita na ang Panginoon ay hindi lamang maawain at mapagmahal, kundi isang Diyos din na nagsasagawa ng matuwid na paghatol? Bukod dito, malinaw na ipinropesya ng Panginoon na sa mga huling araw, ipahahayag niya ang mga salita ng paghatol upang hatulan ang sangkatauhan. Kung hindi natin kinikilala na ang Panginoon ay isang Diyos na nangangasiwa ng paghatol, madali nating matatanggihan ang kanyang paghatol sa atin at lalabanan siya. Gayunpaman, dapat nating tandaan na kung ang Panginoon ay nagpapakita sa atin ng awa o nagsagawa ng paghatol, lahat ito ay para sa ating kaligtasan. Kapag hinatulan tayo ng Diyos, ito ay dahil sa ating mga kasalanan at umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang paghatol, maaari tayong magsisi, magbago, at maging mga taong ayon sa puso ng Diyos. Tulad ng isang kriminal na, pagkatapos na hatulan ng isang hukom, ay may pagkakataon na magsisi sa kanyang maling gawain at magsimula ng panibago, tayo ay hindi naiiba. Mga kapatid, kung ang inspirasyong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pangunawa tungkol sa Panginoon, mangyaring ibahagi ito sa iba. Kilalanin natin ang Panginoon at mas mapalapit sa Kanya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ang inyong pamilya. Amen?